Bismillah. Good afternoon, welcome back sa aking vlog. Kumusta kayo lahat mga kapamilya, mga bibi, mga unsa padihang ang mga. Okay? Shout out, yung last video ko mga bibi, yun yung ang topic natin today is about sa kapa, no? Huwag na huwag kayong mag-skip ng mga ads at huwag na huwag kayong mag huwag skip ng mga sasabihin ko, no? Sa mga ano lang to mga bibi, wala tayong edit-edit dito mga bibi, dire-diretso tong ano natin, okay? So Bayugan area. Alam ko maraming naghahanap, maraming. Pero yun yung ano mga bibi, yun yung i-vlog ko last. Ano, pinasa natin sa Kapa group, no? Shout out sa mga iro kayo batasan, mga taga Kapa. Shout out dili man tanan, no. Pero iro kayo mga batasan, ba, mga bastos kayo mo. Vlogo. Mga bastos ra gyud kayo mga baba, sige mo panunglo. Wala naglibog ko sa inyo ha kung katagaan mo tarong information. Kung unsay buhaton mag signature campaign kuno kay dalona sa Malacañang kay ipakita dito ang kung gaano ba mo kaseryoso nga mabalik ang Kapa. Ayon sa aking source. Okay. Gusto man ka mo mabalik ang Kapa, ya karon tagaan mo information, tagaan mo mga numbers, diha pwede mo manawag, mangutana mo kung unsay mga pamaagi about anang signature campaign. Unya sa mga OFW, mangutana mo din ha mga bibi, dili ko alam kay hindi ko naman tinatawagan yan. Yung mga numbers na nabanggit diyan. Tawagan nyo lang, tapos itanong nyo kung paano at anong gagawin. Kasi meron akong lalagay na address dito. Kung saan siguro, ang ano dito mga bibi, i-mail nyo siguro yung mga signature ninyo. Or ilan man kayo dyan, anong mga pangalan ninyo. Siguro, ganun kayo. Merong binigay dito na address. No? At saka yung last vlog ko mga bibi, i-check nyo lang yung, ano natin, yung, ano tawag nito? Yung channel ko. Or dito sa video na to, sa baba, may link akong ilalagay. No? Tingnan nyo na lang. I-click nyo na lang yung link para malalaman ninyo kung anong mga numbers. Basta sinabi ko dyan na mag-huwa kayo ng ballpen at papel bago nyo panuorin ang aking mga video. Para malista ninyo doon, baka mayroong nabanggit dyan ng mga area ninyo. At wala naman sigurong masama kung tawagan ninyo yung mga numbers na yan, hindi ba? Binanggit yan para tumutulungan si Pastor Apolinario. Di ba gusto nyo mabalik ang Kapa? Tapos ito namang iba, shout out. No? Kung makapagmura, sasabihin pa na fake news yan. O sige, bahala kayo. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kung ayaw ninyong maniwala kasi fake news, walang problema. Basta ako, sinishare ko dito ang nalalaman ko. Actually, marami nang nag-share niya ng mga vlogger, mga actually, sa mga nagtatanong din sa akin, sinasabi nila na hindi daw ako member. Hoy, member po ako ng Kapa. Kaya concern ako as a vlogger, nagbablog na ako noon pa. No, sinishare ko rin sa inyo. At hindi ko naman busis yan, di ba? Announcer yan. Yun na nga. Mag-signature campaign daw, yung mga taga-Kapa. Tapos sasabihin nyo, fake news, bahala kayo. So, may nabanggit dyan na hanggang June. Kasi, di ba, kung ano namang mawala sa inyo kung mag-signature kayo, di ba? Signature, sabi nga ng asawa ko, oh, shush, yun lang naman pala yung signature campaign, sige! O, di ba? Tapos, para kayong mga asong ulol na nagmumura. Hindi nyo pa, tinignan yung mga video. Tapos, tanong kayo ng tanong, kailan mabalik yung Kapa, ganun pa kayo ng ganun. Tapos, merong information na isi-send sa inyo, kung ano-ano mga pinagsasabihin nyo, hindi nyo muna tinignan yung video, no? At kaya ko nga, yung mukha ko lang, pinapakita ko doon mga bibi, pero may nagsasalita doon, para makasabihin nyo na gumagawa ako ng istorya. So, isang announcer yun ng announcer yung nagsasalita doon. So, kung sasabihin yung fake news yun, pwede naman yung tawagan nyo yung mga numbers na yun, at malalaman nyo naman kung totoo at hindi, di ba? So, nabanggit doon sa isang announcer, hindi ko nalang sinama, kasi baka mamaya pagkamalan ako ni Marty na nanguha ng mga video. Nabanggit niya doon na doon sa Maynila kay Margie, sino ba yun? Basta nag-ano daw sila mga bibi about doon sa pandemic natin. So yung mga members ng Kapa nag-donate kahit magkano lang. Tapos nakalikom daw sila ng magkano yun na pinamigay nila din. So sa mga nakakaalam doon, hindi ko naman alam at hindi ko nakita, pero sinabi ng announcer na ganun na nga. Na nagtulong-tulong yung mga members. Sa dami ba naman ng members ng Kapa mga bibi kung meron kang kahit 2 piso lang, no? Nagtulong-tulungan daw doon tapos namigay daw sila sa Maynila yon. Hindi ko lang alam dito, no. So dito naman sa aking vlog, yung mga nalalaman ko lang ang sasabihin ko. So wag kayong mag-skip dahil sa huli dito ibibigay ko yung number ng Bayugan City, area ng Bayugan. At kung meron kayong kakilala diyan, kasi sabi kasi sa akin ipamigay ko daw yung number niya. Tawagan na lang daw siya kung paano at kung anong gagawin para maipadala or saan mo ipadala or paano gagawin. O anong gagawin mo sa iyong signature para makarating doon sa in-charge ng Kapa. Okay? So, wag na wag muna kayong mangagat or manuntok or mangaway or manunglo. Wala pa muna kakita sa video tapos manunglo na mo.
Kapa Ministry International. Kapa Ministry. Ano bang ministry sa inyo? Bakit ang galing ninyong magmura? No? Grabe. Hindi ko ina-expect na Kapa Ministry. Ministry. Oh. Ano bang ibig sabihin ng ministry? So, wag natin ipakita kahit sa social media ang tunay nating kulay, ang tunay nitong ugali. Pag ano-ano naman tayo mga bibi, yung magprino-prino naman tayo, no? Sa ating pananalita. Meron din akong labon dyan. Kasi, meron akong binibinta na sticker na, ano ba yan? Na pang, ilan taong ko na binibinta yan, ang daming bumibili sa akin. Kasi, anti-registration siya, nakakalis ng kurente. Tapos, sabihin pa niya na, nang scam daw ako? Ano ba yan? 5 years ko na binibinta yan. Ulit-ulit yung mga bayar kong bumibili sa akin. Tapos, sabihin mo na, nang scam ako? I-scamin ko ba yung 199 pesos? Ito talaga yung mga taga-Kapa Ministry. Hindi ko alam kung totoo ba talaga kayong member ng Kapa. Di ba kapag pumapasok kayo sa Kapa, nag-share sila ng word ni Lord. Hindi ba kayo napiktuhan doon? Na mag-share lang tayo ng link para makatulong kung ano-ano na pinagsasabihin nyo. Charot. Nag-imot na ako. So, dito mga bibi, hindi mo na ako mag-edit-edit na mga sasabihin ko. So, ang Bayugan area, merong nagbigay sa akin ng number. No, kaway-kaway sa mga pa-member ng Bayugan City, meron daw ang signature campaign. Tapos, meron nagsasabi na gawa-gawa daw ng defector, gawa-gawa ng kalaban. O, kung gawa-gawa yan ng kalaban, tawagan nyo yung mga number na nabanggit dyan sa aking last vlog. Tawagan ninyo, pagkatapos, tanungin ninyo kung totoo ba yan o hindi. Bakit? Kung magpapadala ba kayo ng signature ninyo, magbabayad ba kayo? Hindi naman, di ba? So, walang mawawala. Di ba, gusto nyo magbalik? Malay natin. Oh, makatulong yan, di ba? Gusto nyo magbalik ang Kapa. Oh, mag-1 year na tayo mga palangga. Baka, actually, sa akin naman mga bibi, baga, nag-ano na lang ako na milagro. Milagro na lang sa akin mga bibi. Kung mabalik yung pera ko, salamat. Kung hindi naman, salamat din. Alangan naman, mag-mangaway ko, magmura-mura ko sa inyo. Mura ko iro na naglaway. Ya, pag muagi na yun ang tao, hambato na ako diretso dili pag ko. Dili yung anak mga bibi. Kapa Ministry. Atensyon. Ati mana, ano bang ginagawa niyo sa Kapa Ministry? Ay nako. Nakakaloka. Charot. So yun, kaway-kaway sa mga taga-Bayugan, ipa-flash ko dito yung ano mga bibi ha, yung cellphone number na pwede niyo tawagan sa taga-Bayugan City. Alam ko maraming mga OFW diyan, taga-Bayugan. Utusan niyo na lang yung mga kamag-anak niyo mga bibi na tawagan itong number na to kasi sinishare sa akin, i-share ko daw. So since nagba-vlog naman ako sa Kapa, i-share ko lang sa inyo. Nasa sa inyo na yun kung ayaw ninyo. Edi kung ayaw ninyo, edi wag, di ba? Ganun lang kasimple, wag na kayo mag-iwan ng mga salita na hindi maganda. Kasi sa atin naman yan, babalik. At isa pa, kung magmumura kayo, magagalit kayo, sino bang aatakihin? Sino bang magkakasakit? Ako ba? Kayo naman dahil kayo ang nagagalit. So, ito ang number na to, i-plus ko sa screen at sasabihin ko rin. Dahan-dahan ko lang sabihin, kaya maganda kayo ng ballpen at papel. Oh, handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Maganda na kayo ng ballpen at papel. Shout out nga pala mga bibi, no? Itong si Leo Marcos, mga bibi, hinuli kahapon. Ano ba tayo ngayon? Ano na tayo? May 20 tayo ngayon. Kahapon siya hinuli alas 10. Dahil daw sa pamimigay niya ng salamin. Yun ang sabi. At saka meron daw siyang kaso kasi yung iba daw yung pangalan niya, no? Human trafficking daw, hindi ko na alam. So, kahit na ganun ang nangyayari, namimigay pa rin siya. Yun na nga, actually, sa opinion ko naman mga bibi, di ba katulad sa atin sa Kapa, pinakialaman tayo. So siya, inimbestigahan din siya kung saan niya kinuha yung pera na ginamit sa pamimigay niya. Okay? So ganun talaga ang mga Pinoy mga bibi. So kayo, charot. Okay. So ayo, ready na ba ang inyong mga ballpen at papel? So Bayugan area, ito ang pwede ninyong tawagan. 0917-109-2809. Okay, ulitin ko. 0917-109-2809. Okay, ready na? Uulitin ko na naman. 0917-109-2809. Okay? Hindi ko alam kung ano pangalan. Basta tawagan nyo lang ang numerong yan. Tanungin nyo kung paano at anong gagawin at paano na yung signature ninyo at saan ipapadala dahil inutos lang sa akin yan na i-share ko sa inyo para magtulong-tulong tayo. Okay? So, 19, May 19 na tayo ngayon. Nabanggit doon, June. Okay? So, kukunti pa lang ang nagpasa ng mga signature. Yung nagtawag sa akin na concern, shout out si Ma'am Rebecca Labanon. Siya po ay malaki ang naibigay sa na-donate sa Kapa na gustong-gustong bumalik. Nung sinayar nga niya sa akin yan, sabi ko nga,
Ay, naku, gumanon nga ako mga bibi. Parang na-stress ba ako, sabi ko. Bakit kasi ganyan-ganyan? Gumaganon pa ako. Ang dami kong sinabi. Pero sabi ni Mama Rebecca Labanon, shout out. Sabi niya sa akin, malay daw natin. Wala namang mawawala sa atin, okay? So, yun na nga. Ulitin ko, 0917-109-2809. Okay? At ito naman yung address ng... Ano? Ito naman yung address. Nandyan sa screen yan. Yung address ng inyong padalalahan. Ang gawin nyo lang para makopyan nyo ang address na yan, kasi hahabaan ko yung ano niya. I-post nyo ang aking video. Video ito. No, sobrang haba na siya mga bibi. Wala tayong edit-edit dito. Ang sa akin lang, gusto kong makatulong na i-share ito. Malay natin. Pero, sabi nga nila, maraming nagsasabi na pinaasa na naman tayo. Wala namang mawala. Diba kung susubukan natin ang ganyan nila na... Kasi gustong-gusto talaga ng kapaministry na bumalik. No? Kahit na marami tayong issue, marami tayong problema, marami tayong dahil sa mga bayarin natin, sa mga kagagaw, mga ano, di ba mga bibi, sa Pilipinas ngayon, ang gulo, iwan ko, merong mga tao na nakakatulong, ayaw nila, iimbestigahan ka kaagad kapag tumutulong ka sa kapwa mo, tatanungin nila kung saan galing yung tinulong mo, di ba? So, dapat makita nila na pag tumulong ka, makikita nila kung na meron ka talagang pinagkuhanan dyan na sa tinulong mo. So, kung nakita nila na wala ka namang business, tapos labas ka ng labas ng pera, saan mo kinuha yon? So, ganun ang nangyayari kay Leo Marcos. Okay? So, yun lang mga bibi. Ulitin ko. 0917-109-2809. Ito yung number na tatawagan ninyo sa Bayugan area. Okay? Bayugan area. At kung meron kayo mga friends na mga kapamember, share nyo ang video ito. Mga falangga, kung napapangitan kayo sa itsura ko, pwede naman na huwag nyo tingnan yung aking itsura. Pakinggan nyo na lang ang sinasabi ko. At shout out sa mga taga-Kapa naman dyan, huwag nating ipakita ang tunay nating ugali sa social media. Kasi pupwede tayo, sa pagmumura natin sa social media, pupwede makasuhan tayo dyan. Okay? Kaya, iba na ang panahon ngayon mga bibi, tulad nung upline ko, nasira ulo. Okay, tulad nung upline ko, na pinost niya talaga yung mukha ko sa wall niya mga bibi. Kaya, tapos piniim niya ako, kasi daw chinismis ko daw siya. Ngayon, in-screenshot niya yung sinabi ko doon sa isang kaibigan niya. Ito naman yung kaibigan niya, parang aso, na buntot ng buntot sa kanya, na kami lang naman ang nag-uusap, in-screenshot pa niya, at binigay niya doon sa upline ko, ex-upline ko, na walang kwenta. Yun. Kaya sabi ko sa kanya, bakit mo, wala naman pangalan niya na nabanggit doon, di ba? So, kung hindi mo buburahin yung aking mukha dyan, imagine hindi namin nabanggit ang kanyang pangalan, tapos iniisip niya na siya na yung chinismis namin. Guilty. Guilty siya mga bibi. Iniisip na siya na yung pinag-uusapan namin. Actually, wala naman kaming binanggit na pangalan. Wala talaga sa screenshot na yun. Pero feeling niya siya na. Kaya pinost niya ako, at ang nangyayari, mukha ko pa talaga. O samantalang yung... So ganun mga bibi, maling-mali. Kasi binanggit, yung mukha ko pa talaga ang pinost mo. Andyan yung pangalan ko. Pero sa usapan namin, wala ang pangalan niya. No? Paano nangyayari na siya yun at ipopost mo yung isang tao? Ganun ang social media. Kaya, kung hindi niya pabinura yun, pwede ko siyang makakasuhan. So, ipapatulpo ko siya. Okay? Shout out. So, mag-iingat-ingat tayo, lalo na sa social media, magbanggit-banggit tayo ng mga pangalan, tapos magmumura tayo, bawal po yun mga palangga. So, kung meron man tayong pangit na ugali, kahit na yung nagtitinda, kahit na nagtitinda lang ako, kahit yung mga nagtitinda sa online, tapos mag-comment ka dyan, sabihin mo, fake yung paninda mo, may kaso ka na. May kaso ka na doon, patunayan mo na fake nga bago mo sabihin na fake. Okay? So ganun ang mangyayari. Kaya shout out doon sa nag-comment na yung sticker ko daw ay fake. Fake-faking ko yung mukha mo, baka malaman mo. So, ganun lang mga bibi ang ating gagawin sa Kapa Ministry. Ingat-ingat sa ating mga batasan na dili makag-iro, dili na to ipakita sa social media. Kaya ato rabang itsura na apay mga Bible, nakabutang din sa atong mga kuan niya karon. Ang atong mga kuan, mga pinisti, mga unsa pa diha, mga kuan, mga feste, oh, di ba? So, fangit kayo. Okay, shout out. So, yun lang mga bibi, ha? Sa Bayugan area yun, ha, mga bibi? So, hindi ko na ma-imagine, hindi ko na paano ko sasabihin sa inyo na saan yun. Basta tawagan nyo lang yung mga number. Marami kasi nagtatanong, paano kami? Mga OFW kami. Meron kayong mga kamag-anak dyan. Tawagan nyo yung mga, yung utusan nyo yung mga kamag-anak nyo para tawagan yung number na yan. Kung tunay ba yan, o kung fake yan, or saan ipapadala yung signature mo. Ganun lang naman mga bibi. No? Paano kami? Hindi na, kaya nga may utak tayo, binigyan tayo ni Lord ng utak. Paano kami, oh? So, kahit na kami, nasa bahay lang kami, kumikita kami, ganun lang kasimple, di ba? Paano mo ginawa yun? O, gamitin mo yung ano, oh, di magpadala ka, ipadala mo yung, siguro ganun nga,
padala mo yung signature mo. Siguro ganun nga mga bebe. So ganun lang yung kasimple mga bebe. So ipapakita lang natin na hanggang ngayon, kung gusto natin bumalik yung kap, hanggang ngayon nandito pa rin tayo. Nakasuporta na bumalik ang kap. Hindi yung laknak natin ng laknak. Hindi yung sana bumalik na ang kap pa tapos wala man lang tayong ginawa, 'di ba? Tapos pag mayroong nag-share ng mga information, sasabihin fake news, sasabihin ay ano yung gawa-gawa ng mga defector. Gawa-gawa. So yun lang mga bebe ang aking vlog sa ngayon. Sa ngayong araw na to, at wag kayong mag-subscribe sa ating channel, no? Para ma-notify kayo sa lahat ng ating mga videos. So walang edit-edit ito dahil ano to, importanteng balita ito sa Kapam.